Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos na itong malaman ni Dr. Tanyag ang katotohanan na itong si Morgana at si Moira ay iisa, ay dito agad naman din itong hinanap ni Dr. Tanyag itong si Madam Chantal, at nang magkaharap na silang dalawa ay agad naman din itong sinumbatan ni Dr. Tanyag itong si Madam Chantal kung bakit umano nito tinatakpan ni Madam Chantal ang kanyang anak. At dito agad naman din itong sinagot ni Madam Chantal itong si Dr. Tanyag na kahit si Dr. Tanyag umano ang nasa poder ni Madam Chantal ay gagawin din umano nito ni Dr. Tanyag na pagtakpan ang kanyang anak dahil ayaw umano nito ni Madam Chantal na mawala sa kanya itong si Moira, dahil matagal na umano nitong pinapangarap ni Madam Chantal na makasama nito ang kanyang anak na matagal na umanong nahiwalay kay Moira. At dito agad naman din itong sinabihan ni Dr. Tanyag na hindi umano tama ang ginawa ni Madam Chantal na tinatakpan umano nito ni Madam Chantal ang kanyang anak na kriminal, at dapat sinabi na umano nito ni Madam Chantal sa kanila, ngunit at hindi umano nito nagawa ni Madam Chantal na sabihin sa kanila, kung kaya't mayroon din umanong pananagutan sa batas itong si Madam Chantal at isasama umano nito ni Dr. Tanyag pagpakulong. Ngunit agad naman din itong sinabihan ni Madam Chantal itong si Dr. Tanyag na hinding-hindi umano pwedeng gawin ni Dr. Tanyag na ipapakulong si Madam Chantal dahil hindi umano papayagan ni Madam Chantal itong si Dr. Tanyag na magtagumpay na ipakulong muli ang kanyang anak na itong si Moira at itong si Madam Chantal, kung kaya agad naman din itong tinawag ni Madam Chantal ang kanyang mga tauhan at agad nitong ipinandampot si Dr. Tanyag, kung kaya't agad naman din itong nagpupumiglas itong si Dr. Tanyag at sinabihan nito ni Dr. Tanyag itong si Madam Chantal na dinagdagan lamang umano nito ang kanyang mga kasalanan. Ngunit wala na itong nagagawa pa itong si Dr. Tanyag dahil napalibutan na ito sa mga tao ni Madam Chantal, at agad na nila itong dinala sa sasakyan at agad na itong inilayo, kung kaya't agad naman din itong napatawa itong si Madam Chantal na nakawawang Dr. Tanyag umano siya umano ang mauunang mawala sa mundo. Agad naman din itong sinundan ni Madam Chantal ang kanyang mga tauhan na kasama itong si Dr. Tanyag, ngunit nakita naman din ito ni Zoe ang kanyang lula na nagmamadali ito na mayroon umanong kasamang tao, at bigla na lamang kinutuban itong si Zoe na baka ang kanya umanong daddy ay pinadukot ng kanyang lula, kung kaya't dali-dali naman din itong sinundan ni Zoe ang mga tauhan ng kanyang lula. Yan ay ating aabangan sa susunod pang pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at ihit ang notification bell ng aking channel.